mapili sa lupang pagtataniman ang papaya. Mas gusto ng papaya ang mainit na panahon na may pabugso-bugsong ulan tulad ng Pilipinas dahil ang malamig na klima ay nakakaapekto sa paglaki at pamumunga nito. Una, ihanda at isaayos ang lupang pagtataniman. Araruhin o bungkalin ang lupa ng 2 beses para masiguradong buhaghag ito. Sukatin mabuti ang distansya o layo ng bawat tanim. Dito sa Ilocos, mas ideal na 3 by 2.5 meters ang pagitan ng mga tanim dahil sa direksyon ng araw mula silangan pa kanluran. Siyempre, kailangang equal yung distance niya para yung benepisyo na makukuha sa sunlight pare-parehas. At pare-parehas din yung paglaki ng ating mga tanim. Gumawa ng kama na pagtataniman na may sukat na 1 metro ang lapad at 20 meters ang haba. Maglagay ng paupo o basal na pataba na pinaghalong organiko at inorganiko. Dapat nasa ilalim ang inorganiko. Lagyan ng plastic mulch ang kama bago taniman. At kung nagtitipid naman kayo, maaari din gumamit ng rice hull bilang substitute dito. Yung plastic mulch, napre-prevent niya yung pagtubo ng mga damo na makikikompete sa mga nutrients para sa tanim natin. At pangalawa, pwede siyang insect repellent. Kasi nga yung plastic mulch medyo nakakasilaw. So yung mga insekto na nagbabalak kumapit, matatakot sila. Yung rice hull, pwede rin siyang makaprevent ng pagtubo ng damo at nakakakonserve din ng moisture doon sa lupa natin. At napre-prevent din yung pag-erode ng lupa doon sa mismong taniman kapag ka tayo nagbibili. Hukayin ang lupa na ayon sa laki ng seedling bag na pinagkunlaan at itanim ang kunla. Magbumba ng pamatay peste 3 araw bago itanim ang kunla sa lupang tataniman. Para mas maging epektibo ang pamumunga ng mga tanim, nangangailangan nito ng pangangalaga tulad ng pagpapataba sa lupa at pagpatay sa mga peste. Siyempre, kung mataba yung lupang tataniman, mas malago rin yung ating itatanim at makakasave tayo ng mga abonong ilalagay. Magbumba ng tamang pamatay peste linggo-linggo, 7 araw pagkalipat ng tanim hanggang sa 2 buwan. Gawing 3 beses 1 buwan ang pagbumba kapag ang papaya ay namumulaklak na hanggang sa maging bunga. Yung na-observe natin sa demo, papaya, ring spot pa lang yung karaniwang sakit na dumadapo sa mga papaya natin. So, pagitan ng paggamit natin ng systemic fungicide, maaaring ito ay ma-prevent yung pagdami niya, pero hindi na siya mawawala. Ito ay nagagawa ng mga insekto na katulad ng aphids or yung white flies na maaring mag-transfer doon sa ating papaya galing sa ibang taniman. Ang unang 6 sa mga bunga ng papaya ay nagsisimula sa 6 hanggang sa 7 buwan simula ng itanim ito. Piliin lang mga bunga na may dilaw sa dulo. Maaaring makakuha ng 3 hanggang 8 bunga ng papaya sa 1 puno kada buwan. Paalala lang din, huwag na huwag hayaang mahinog ang bunga sa puno ng papaya. Dahil kapag nakitaan ito ng dilaw na parte, sa loob ng 3 o 4 na araw ay magiging hinog na ito. Dito sa Demo Farm, ang plantasyon nila ng papaya
ang isa sa pinagkukunan nila ng mga panggustos sa mga gastusin nila. At sa bawat puno nila ng papaya, umaabot sa 500 ang kinikita nila mula rito. Mas ininumungkahi din nila ang Red Lady Papaya dahil bukod sa maganda itong klase ng papaya, ito ay hindi rin mapili sa klima. Tumatagal ang pamumunga ng papaya sa loob ng madaming taon, pero bumababa ang produksyon nito sa paglipas ng panahon. Ang plantasyon naman ng papaya ay productive sa loob ng 3.5 taon, pero sulit na sulit ito dahil malaki ang naibibigay nitong kita. Sa isang ektaryang plantasyon ng papaya, aabot sa 35 hanggang 45 tonelada ang pwedeng maani dito. Sa dami ng naibibigay na tulong ng papaya, bukod sa mayaman nito sa bitamina at mineral, malaki din ang naitutulong nito sa pinansyal na aspeto, dahil masasabing isa ito sa pinakamagandang gawing negosyo. Ang programang ito ay handog ng gobyerno probinsyal ng Ilocos Sur sa pangunguna ni na Governor Luis Chabit Singson at Vice Governor D.V. Saveliano. Ako si Elena Arrogante. Sabay nating pagyamanin ang agrikultura ng Ilocos Sur.